meron tayong Mitsubishi Mirage. So pagka umaandar guys yung makina tapos sa naka-aircon, masyadong malikot dito sa labas, masyadong maingay. Tapos minsan naman nag-overheat. So kaya ngayon titingnan natin to. So naka-aircon na yan guys. So kung mapapansin nyo, hindi gumagalaw tong fan motor. Yan. So papaluin natin, tingnan natin kung gagalaw. Yan. Guys, kung makita nyo, gumalaw siya. Tapos sa itong fan blade niya, maalok. So sira na yung motor niyan. So kaya nagkakaroon niya ng overheat kasi hindi gumagana minsan yung fan motor. So papalitan natin 'yan. So tingnan niyo na lang. Okay. Guys, so tatanggalin yung reservoir. Ayan, so mga dihatak lang naman yan. Tapos magtatanggal tayo nito, itong bar na to. Tapos yung throttle body tatanggalin. So itong hose na to tatanggalin. Kasi mga nakasagabal yan guys. Salamat. Tapos yung wire guys, yan. So mga ditoklap lang naman yan. Tapos yung socket, pindutin yan dyan. Tapos sabay hatak. Yeah. Yan. So magtatanggal rin itong tubo na to guys, tapos yung throttle body. Yan, so dyan lang yan. Tapos yung throttle body. So merong apat na tornilyo yan dyan na gis sa throttle body. So tatanggalin yan guys. Yan. So kailangan nyo lang guys iusog yung isang hose para magkasya yung socket. Automatic na po.
guys. So magtatanggal na tayo nito. Yan. Yan guys, so mayroong wire pa yan dyan. Pump sensor yan kung tawagin. So tatanggalin yan para maiangat na natin ito pag ganito. Pwede natin kailangan magtanggal itong kable na ito. Itong screw ito, magaling mahal. Yan. Yan guys, so natanggal na natin yung pinakambar dito. Yan, so merong isang gis dito na tatanggalin. Yan, tapos yun, i-clip lang. Tapos ito guys, meron pa yan dito. Meron pa yan dito. Yung cover sa condenser. Patulad nito. Diyan lang naman yan guys, pinapalabas. So merong dalawang nakalock dito sa kanya. So sinusungkit lang naman to, kabilaan yan. Ayan, dito rin, katulad nito. Ayan. Ayan, dito na tayo. So ito yung fan niya, oh. Umuuga. So yung fan blade okay naman siya. So hindi naman siya nalusaw. So kadalasan guys nalulusaw to pag talagang umiinit na yung fan. So okay naman yan. So motor lang talaga yung papalitan natin. Ayan. So ito yung motor natin. So ito yung papalitan natin guys. So dito na yung fan motor natin. Ayan. So di ko sa inyo pinakita yung pagkakabit dito. So nawala na yung alog niya dito. Gumanda na siya. So ito guys, yung pagkakabit dun sa sasakyan, hindi ko natin papakita dahil napakatagal na ng video natin. So pinakita ko lang kung paano baklasin. Yan. So ikakabit na lang to. Guys, so na-install na natin yung bagong auxiliary fan motor. Yan, okay na. So papaandarin na lang natin to. And guys, so maandar na siya. So subukan na nating pa-on yung aircon. Yan. Yan, so i-on na natin yung aircon para makita na natin, guys. Yan. Yan, so makikita niyo napakalakas niyan ng buga. So hindi katulad kanina na kailangan pa nating paluin para umandar. Yan. So okay na yan guys, ganun na lang, pagka naka-encounter ko sa sakyan nyo nito, pagka nag-on yung auxiliary fan motor, akala nyo meron nagbabibrate. Kung hindi naman, pagka mataas yung temperature, so mapapansin nyo yan dyan sa panel gauge. So pagka tumataas yung temperature, yan nyo kagad yung auxiliary fan motor. Kasi yan lang naman yung kadalasan. Tapos check nyo rin yung mga hose, silipin nyo, may tagas.
o kung wala, pan motor yan. So like and subscribe to my channel NNB Mechanics Vlog. Thank you.